Welcome and welcome back to my YouTube channel. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Marisa Villaro. Ngayon guys, meron tayong pag-uusapan. I-update ko din kayo sa aking sari-sari store. So unang lahat guys, magpumustahan tayo. So kumusta na pala kayo lahat dyan sa inyo guys? Sana kahit sa panahon ngayon, init, ulan, sana okay lang kayo. Lagi kayo nag-iingat. At syempre, shout out sa aking mga subscribers, sa mga old supporters, sa mga magsusuporta pa lang sa akin. Syempre guys, sa ating OFW na laging nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Sana okay kayong lahat guys. So, ngayon guys, ang topic natin ngayon ay magsishare ako sa inyo kung paano ako nakasurvive kahit maraming umutang at hindi na nagbabayad sa akin. So ngayon guys, no, meron pa akong natutal ko na kulang-kulang na lang 15,000. So hindi ko ini-expect na magbabayad na sila ng tulong sa akin guys. Hindi ko ini-expect na magbabayad pa sila sa akin kasi medyo matagal na guys at next month magto 2 years na ako. So paano ba ako nakapag-survive sa maliit kong puhunan na 7k? Kung tutuusin guys, ang 7,000 is medyo malaki na yon, pero yung time na yon guys ay nag-umpisa na sa mahal ang ating mga paninda. So 7k hindi pa yun enough guys, pero napapalago ko yun. Nagkumpra ako ng umaga at hapon, tapos balik naman kinabukasan kasi malapit na ama, madali lang naman maubos kasi yung mga binibinta ko dati guys, yung fast moving lang, at kaya yun nakasurvive. So ngayon hindi ito lumago ng madali kasi guys, inuutang, nagtitiwala ako sa mga tao, marami nagutang pero hindi nagbabayad kahit hanggang ngayon guys. So ang ginawa ko guys, no, nag-adjust ako sa mga utang, hindi ako nagpapautang ng malaki, pantay-pantay sila guys. So ngayon pag kunti lang yung stock ko tulad ng bigas, nangungutang sila, sinasabihan ko sila na kung 5 kilo ang kanilang utangin, sinasabi ko, pwede 1 kilo lang kasi kinabukasan wala kaming pangkumpra. So, yun guys, at minsan nangungutang sila ng tulad nito guys, mga inumin, sinasabi ko sa kanila na isa lang, hindi pwedeng maulit sa isang tulad ng isang week, hindi pwede na dubli-dublihin. So, na-adjust ko na guys hanggang sa ito, marami na akong paninda. So siguro meron akong video dyan sa first vlog ko sa aking sari-sari store na sobrang late lang talaga ng aking mga paninda guys, no. So ito guys, walang hindi to tulad nito, siguro mga tinapa ko dati mga sardines ko guys, no, mga 4 na piraso lang siya or 6. So lahat natinda ko sa 7k, pero yun nga, taga-apat, taga-tatlo. So kung makita nyo sa aking video noon pa, grabe, masasabi mo malaki ang pinagbago guys. So yun nga guys, dapat kapag maraming umutang sa inyo guys, pautangin nyo pa rin, pero dapat guys, merong control, hindi yung libo-libo na, kasi na-experience ko yung libo-libong utang guys, grabe talaga. Parang gusto ko nang umiyak, tapos lagi kami nag-away ng asawa ko, bakit pinautang mong ganito, ganyan-ganyan. Argue, normal lang yun naman yun guys, pero hindi pwedeng lagi kayo mag-away sa tindahan kasi nga, hindi naman, para bang malas yun guys, pero madalas namin yung pinagtatalunan kasi sabi ko, bakit ka nagpapautang na ganyan-ganyan, ganito ang mahal niyan, tulad nito, magpapautang siya ngayon, kinabukasan naman, umutang, bumalik na naman. So sabi ko, hindi pwede nang ganyan. So sabi niya, iwala ka, ganito ganyan. Pero mga good payers sila guys, no, meron talagang, hindi lahat mga good payers, meron talagang yung hindi ka iniisip. So yung iniisip lang nila na makautang sila, pero yung tindira, hindi nila iniisip yung may-ari ng inutangan nila, yung parang ganun guys. So natuto ako. So sa inyo guys, sa nag-uumpisa talaga guys, 'di ba sinabi ko na sa inyo nung naglalaba ako, nagba-vlog ako, pero yun guys,
So, yun nga guys, naputol yung usapan natin kanina, no? Kasi dumating yung asawa ko at meron ding customer. So, ngayon guys, nag-closing time na. Closing time na. So, maaga pa ngayon guys, no? Pero, ganun talaga kami. Maaga kami nagsasara. Pero, meron pong kumakatok dito ay binubuksan namin kasi hindi pa naman kami natutulog. So, sinasadya talaga namin yun guys, no? Kasi gabi na at hindi tulad sa city o sa sentro, idikit-dikit yung bahay. Yung sa amin guys ay hindi po. So, natatakot po kami, nag-iingat lang po. So, sanay naman po ang aming mga customer dito guys na mag-ano po sila, kumakatok lang. So, ngayon ang gagawin ko ay magliligpit ako sa aking mga, alam nyo na guys, ganun talaga. So, ayan. So, yun nga guys, no, meron din akong kuting isi-share sa inyo yung tulad ng, lalo na sa mga baguhan pa lang guys. So, sa mga walang mga gamit guys, kung paano ko, ang aking freezer guys, paano ko yun na kukuha na ang hindi mahirap para sa akin. So, una guys, inuutang ko yun, nag-iipon ako ng pan-down sa freezer at yun. Ang binabayad ko buwan-buwan sa aking freezer guys ay katas ng aking sari-sari store. So, syempre guys, magpapasalamat talaga ako sa aking sari-sari store kasi malaki ang naitulong. So, ngayon guys, matagal ko nang nabayaran ng aking freezer at as a susunod naman guys, utang ako ng chiller at cooler o cellar, yun ang ibabayad ko sa katas ng ating sari-sari store. So, no worries guys, no, kasi nakapag-survive ako magbayad ng ating freezer. So, yun nga, meron akong vlog na ang dami kong katas ng sari-sari store. Yun yung tulad ng freezer kasi inuutang ko yun guys. Pero binabayaran ko buwan-buwan. So, hindi ako napalya sa pagbayad. Kaya, sobrang thanks God. At dahil sa sari-sari store, nakapagbayad ako. So, sa gustong-gusto talaga mag-uumpisa sa sari-sari store, ingat, ingat kayo. Dahil ang mga customer natin ay hindi natin mapagkatiwalaan lahat. So, umutang yan sila guys, no? Maraming bibili pa yan ang bibili. Pero pagkatapos guys nga, ano na guys yun, kumbaga ba, ano na sila guys, hindi na sila magbabayad ng tama sa pag ano guys yung, kumbaga ba, okay lang sila sa umpisa guys. Naisishare ko naman to sa inyo guys, pero ulit-ulitin kong sasabihin sa inyo, mag-iingat na mag-iingat kayo sa mga customer guys na sa umpisa pa lang, okay. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo guys, dahil masipag tayo sa ating tindahan, no? Hindi tayo pinapabayaan sa Diyos na nakapag-survive hanggang ngayon. So yun guys ha, huwag kayong basta-basta magtitiwala. So yun nga guys, ito na, klaro. So hindi ko na ipapakita sa inyo yun dito. Ang laki ng ano. So, ito na, tatanggalin na natin to guys, no? So, since yan na, naputol yung usapan natin kanina. At, yun nga. Ito yung mga tips ko guys sa inyo. Huwag nyong hayaan na hanggang dyan lang kayo. So, kung ikaw masipag sa iyong pagtitindira guys, maraming mangyayari sa inyo na mas okay na makakagaan sa ating hanap buhay or pangkabuhayan. Kasi ito yung pangkabuhayan namin guys, no? So, susunod guys. Siyempre, malakas naman tayo sa awa ng Diyos. Pwede tayong umutang. Pero, kung maiwasan nyo namang umutang guys at hindi pa kayo naloko ng mga customer nyo, siyempre, no? Mas okay na hindi kayo umutang. So, wala akong ibang utang ngayon, guys, kundi ang motor. So, yung motor namin, guys, tapos ng aming sari-sari store at nakabayad naman ako buwan-buwan. Yun. So, walang problema. So,
ingat sa inyong mga customer. Di magpagkakatiwalaan. So, ito ang aking ginagawa gabi-gabi. So, ito ipapakita ko sa inyo kung unti-unti ko na siyang nilalagay. Yan. Nilalagay ko sa ganito. Umibili ako ng mga gamis tulad nito, guys. At pagkaubos nito, magagamit niyo. Ang dami ko nang nabili na mabilis mabenta dito, guys, no? So, ito, guys. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan, guys. Ayan. Ayan. Ito yung mabenta dito, guys. Bago ko lang kumpleto kahapon. Ayan, yan, yan, guys. Ayan. Kahapon. Ito, hinalo ko na para lagyan ko nito. Ayan. So, na unti na lang ito. Kapan ko pa naman binili. At maubos at maubos din yun, guys. So, yun nga, guys. Sana may natutunan kayo sa aking mga sinishare na video. At sana, guys, pagpalain pa tayo ng Diyos sa ating pagsusumikap sa ating sari-sari store. Kasi ang sari-sari store, guys, ay hindi ito lalago kung hindi tayo masipag, dumiskarte. Kaya kailangan dumiskarte tayo sa ating pagtitindira. So, God bless sa lahat, guys. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, don't forget to like and share and subscribe. Thank you so much, guys. Napapagod ako. Thank you.